Oh! Louis Roflesia. Alright. Roflesia. Pero, against... Wow. Okay, wait. Let's look at the sidelines. Masha and Balmond sa Exe. Thumbs, Exborg. Para sa Aura PH. Oh! Yung hira Exborg, na ang lineup, ha? Hirap pa parang ng Harit tsaka Balmond eh. Yes, not to mention kung sa early buff control lagi na ginagawa ng Aura, 'di ba? Yeah. 'Di ba? Nakabawi pa sila no game number 2 eh. Yeah. Alam mo 'yon, they have the mindset for it. Hindi sila nagpayabasta sa Aura. Now, this one maybe they can do something. Maybe they can do it cleaner and have a better early game. Although, watch out lang for Aflicia, always explosive, always unique, always kakaiba yung approach. And he's holding on to a Luigi, we might be expecting a massive diversion mula dito sa Luigi. Ang taas na magic damage dito actually ng Aura PH against Execration. Execration has all the capabilities to counterplay with the disarm mechanic on Benny Cutie, with the Searing Torrent, and with the Fatal Links. So ngayon, it seems like Execration, they're now negating the orange buff take. Sino makakuha? Si Benny Cutie. Oh, inabangan, question mo. Yeah, Benny Cutie here, no? Yun lang. At least nabantayan pa rin yung rotation talaga na ginawa niya. But may palit. Roflesia, naging 200 bigla. Eto, Max, to go for the player out. Ang tinamaan ng Abyssal Arrow, ng Abyssal Trap dito ay si Chakno. Sumali na rin kaagad si Killua sa may mismong bakbakan. Aura here is a team na willing kaagad mag 5 stack, no? After... Willing agad. They don't sa 4-1 eh. Ang naiwan lang kaagad si Sagitnu doon sa may bandang baba. Ayaw nila magbigay ng kahit anong opportunity para sa Exe. Ginawa na ni Chakno yung best niya para iligtas si Benny Cutie on that pagharang sa kanyang arrow. Look at this, ang ganda ng abang ni JP and ni Grid dito. JP having the purple buff, Roflesia dying here. Yun, si Etomax pala to. Etomax, yeah. Beautiful kicker out. Look at Chakno. Tarangan natin, pero yun, execute from Killuash in boom. There you go. Pinawak na lang din si ng execute. Alam mo ang logic sa pagawak ng execute kung sino lang nag-line eh, no? Oo nga eh, recta. Para recta eh, kasi maididikit mo talaga yung execute mo eh. Kaya, ayun. Let's see here. Chakno with the position. Pero, ayun, still too early. Accounting for the buff toll, okay naman yung buff distribution. Meron bang naano? Parang, na, actually, nawalan lang ng orange buff dito ang Aura PH. Good job para dito kay paring Benny Cutie. But it seems na ang Execration, they're forcing it in the top side. They need to be careful. Kailangan kasama nila si Hit ngayon. Kasi kapag kasama si Hit, kukulangin yung damage output nila to deal with the utilities. Kasi merong ano din eh. Meron ding may shields coming in from Aura. Plus again, meron silang Abyssal Trap. So they need to be careful. There you go. Mountain Shocker, they now... Ganda ng rotation. Nag-grid kanina ko pa tinitingnan niya. Hinabol niya lang talaga. Umikot siya, tapos binigla niya. Pa-uwi na sana yan si Sagitno. Di niya akalain na kukomit pa rin yung Selena. Pero alam naman natin, no, yung mga recall na malapitan sa kamay ng mga pro player. Alam kasi nila paano kontra niya. Grabe si Grid, nanggigil. Round 2 sa may gitna. Bukod doon, Shinbu, kasi pag yun din yung advantage pag may Yishun Shin kang kampe eh. Sasabihin mo lang, ulti ka nga, pulado na yon nagre-recall. Diba? So hindi ka rin mga atakas talaga. So Execration needs to be careful of the global threat na meron ang Aura PH. Aura PH is now playing their game. No? Yeah. Na yung yeah, sabi and, nila. Parang nagko-collapse yung Execration eh. Parang kailangan na huminga ng Execration dito. They're losing clearly. Pero patukay pa rin naman yung gold dito ng Aura PH. Tsaka may setup pa rin naman na pwede yung gold Chakno. Pero nag-i-snowball talaga JP. Consistent yung farming niya. Si Grid din, humahakdi na rin yung Selena. Pwede pa rin silang magtiis pogi, no? Oh, yeah. Masakit pa rin yung damage output nila. And they have a Masha in their comp. So ganito ang mangyayari. If ever manalo sila sa team fights, easy access to the push. Masha has the Inspire. Di ba kailang natin ulit nakita yung Masha Inspire spell to proc the turbo mashes ng Masha. No pun intended, Shinbu. Ngayon, papasok tayo sa second rotation. May invade na ginagawa ang Aura sa baba. Tinatarget nila si Sagitno. Okay. Well, they got a very nice catch onto Sagitno. Tuloy pa rin yata yung collapse dito ng Exe. They have to be careful on Roflesia. Baka makonektahan siya ng duality. Pero I think that's it. Let's see here for the top lane side. Naging gate bigla kagat na wala. Si Etomax, man. Picks after picks are being done by Aura here. Yes. Kailangan umingat ng Execration.
this time Aura na yung nagsiset ng tempo. It's really important talaga yung orange buff na steal ni Benny kanina. Nabigyan pa ng opportunity dito sina Green maging aggressive. Shutdown. Okay, shutdown gold. But look at the system. Aura PH now stealing the mid tower. Man, ang laking bagay na nakuha ni JP dito yung first blood kanina with the purple buff kasi counted as assassin marksman ng isang Yishun Shin. And kapag malambot ka, yung Searing Torrent it doesn't do anything against the Traceless. ng isang Yishun Shin. Yes. And the fact na meron silang diversion ultimate flesha, some can just hold. Diba? Matamaan, tapos TP lahat sa likod. Execration, this time they're on defensive mode. Kailangan nilang ma-shoot lahat ng mga big ultimates nila dahil kung hindi, unti-unti silang napipick off again. Yeah, and also they need to stop doing those kind of tago brush technique kasi may kit yung aura to check it. Hindi kaya. Saka taas ng game sense ng aura na hindi na gumagana yung mga tago brush technique na yan, sa totoo lang. Kailangan mo mangisa sa rotation. Sa Gitno here, sa Gitno is totally getting punished on his own lane. Even Benny Cutie is struggling, you know, for this Lumitora sa kanila. Hate here was able to secure the buff. Buti na lang. Harid here goes online. Zaman Force activated. Para panghabol lamang. JP sa may pinakarapan. Si Kiluash! Okay. Will walk away. Pinasyon na lang mula dito sa perfect match ni Chaknu. Ang naramdaman na rin ng execration na dadating si Kiluash doon. Okay. Hindi ugod ng paharap. Good pick off para dito sa execration. We have ourselves a ball game now. Hindi ganun kabagal. And it seems like Aura is back. Parang nagising na sila dito sa series natin na to. Men, ang interesting pala nung matchup nung Valmond at saka nung Tams. Kasi usually Valmond gusto niyang i-utilize yung yung ikot-ikot damage, pero kay Luwash is just lifesteal technique lang na hindi makapag-push ngayon yung side lanes ng Exe. Even though yes, hate, he will go for the kill, but that is the threat. There you go. Built na. Yun ang paggulat. Sa low, bato ni Rafflesia. And now, you know, kayong pangalan ginawa yung play na yon. And Aura is already leading. Paano pa kaya kung yun, nakita nyo, nag-manifest, di ba? Killing spree, ladies and gentlemen. And 4-12 din at kailangan ma-burn ni Kel BJ yung kanyang last insanity. The push won't be completed here nila Benny Cutie. Or maybe. Yung kanon lang yung target. Kanon lang. Oo. Even though later, yeah, even though kiliti na lang yung Tori na yan, ang laki pa rin ng tulong niyan. Mukha pa nga eh. Buti sana kung na-deny eh. Hindi na-deny. Oo nga. Yung pag ganyan, pa-deny mo na yan. Para open eh. So ang laki pa rin tulong niyan. Even though pwede pa yan maka-hit ng dalawa or apat, it negates execration from going in by a second. By 2 or 3 probably. And I think it's still Aura's ball game. Under control, JP is at 304. Meanwhile, yung kaban niya si Hate, level 11, 112. Pero, execration this time ang may 3. So, kapag umabot tayo ng late game, Shin, kapag umabot tayo sa crucial Lord takes, mas threatening yon. Mas may threat ang execration. Men, again, Aura, kailangan lang maging careful. May mash, quick push para sa execute. Oh, ang bilis. Minaliit yung damage na pwedeng ibigay ni Kuluwash. Eh, mayroong execute. At yun, nagmukhang cute talaga. Sila Benny cute against Etomax against Kiluwash. Sabi ni Kiluwash, cute ka pala. Cute ka pala. Ito, execute. Tineris. Execute. Man, that was 1-on-2. Nagkaroon pa dito ng arrow. Walang counter at yan. Pwede burahin talaga ni Hate yan. Now goes for Grid. Walang taya si Grid dito. Pero maula rin naman Chaknu at lumayo na lamang si Hate. No Zaman Force for that. No Zaman Force. Pero merong Diversion TP coming in from Aura PH. Execration holding the line. Benny Cutie now at level 9. Shinbu, what can he do? Naku po. There you go. Linis din kay JP dito. Ito na yung bay to the signaling sa totoo lang. Umalik. Binalik. Biglang nagising. Bay to the signaling. Sorry, bay to the signal YSS. Kasi tayo sa link ni JP eh. Pero tingnan natin ha, sa gitno dito, just shoving the lanes up top. Etomax na nahuli na naman. Abyssal Trap. Commit ko muna pula ka kay DP. Blood Wounds, nasaan na yun? Chaknu sa may pinakaliko doon. Perfect match pa gamitin. Fatal Links, nasaan na rin? Hindi, na Traceless na lang. Sa Gitno na humahabol dito. Pinagpapanak-panak na lang si Zagitno. Ay, Zagitno. Masakit, no? Masakit, no? Para kay Zagitno,
Aura PH. Man, it is now clear kung sino ang may kalamangan. Yeah. Finally, nakakita tayo ng ganitong game for both of these teams. I'm still having high hopes for Execration to come back from this. Kasi again, ang bilis ng push capability, pero with immortalities on Aura PH side, sabi ng Aura, alam nyo guys, dinahang namin ang ulam eh. Pinapakala nyo naman talaga, sabi ng Aura dito, eto Max, Polycord na Abyssal Trap, Balois, si Lena is in town, ang gandang Fatal Link. Yeah, maganda yung Fatal Link under the turret, pero the damage might be awkward. Kill BJ just with fire missiles as he flicker up. Hate is able to get a kill, at least napigilan lang din yung push on the inhib. Yeah. Execration doing the best they can to defend this. Eh, pero hindi pa rin natin nakikita yung gusto nilang Zaman Force, Lethal Counter, Fatal Links. Kasi iniisa-isa sila lagi ng Aura. Every time na papasok sila ng kill, laging may TP sa likod eh. Kung walang TP, may pana na sasalubong. Tsaka ano, nadali talaga yung side lane nila. Oo, na parang... Pareha side lane, ano? Tumalbog. Except yun yung problem na punish sa gitno. Hindi naramdaman yung threat ng ano ng Balmond din. Alam natin, di ba, late game, may strength pa rin yung Balmond on the execute. Pero yung spin to win niya, wala na. Yeah. Naku, nakikita siya ni JP. Nakita nga. Naku, sa gitno dito, umiikot. Bam! Ay, naku! Oh my God! Audition! Pero gusto na talaga patuloyan si JP dito. That's good from Hate. 1v3, 1v1. After na huwa ng isa dyan, pero si Killua, Stall, relax ka lang. Relax ka lang. Low race lang. Low race lang, 5 minutes. 5 minutes. May alam mo, Tol. Oo. Alam mo, Tol, sa mga hiwa-hiwalay na laban, pwede bumawi dito yung ano, exec eh. Dito sila malakas eh. Dito sila malakas eh. Comeback pa to. Ay, Lord ah. Walang red 3, 15 seconds. Killuwash. Alam ni Killuwash. Pag ito talaga nakuha ni Killuwash. Pag ito talaga. Chakno! Alam mo. Chakno! Oh, Chakno na. Oh! Is 3 ba para sa XA? Let's look at the Gillette Instant Replay. Beautiful Zaman Force combination. Para kay Hit. Look at the Chrono. Chrono Dash pa pala. Para magka extra proc pa on the shield, and he was able to outplay 3 heroes. Hit making the clutch play for his team to probably come back from his deficit. Pulado na kanila mga towers. Pwede yan, man. Ito ba ay ang kiliti. Pwede talaga eh. Aura, parang pwede. Pwede talaga eh. Execute, Benny QT, nyari sa Pinas. Tower dive gagad yun nangyari. Di nabutas yung unang torre sa baba. Pero, launch attack, Chakno dito. Nag-force ng flicker out against kay Grid. Execute is using the time of the Lord. Hindi makareact ngayon ng Aura PH kasi nakikita ng Aura na may Lord sa bandang top lane. Kaya pinipilit nila dito ang bottom side. Kailangan lang huwag sila ma-outplay dahil ayun yung Zaman Force ni paring. Yeah. Dive Nation fighting between turrets, hindi under the turret. JP na nakagip, butik pa madali na makulit. Pero tingnan natin as the peel out is completed by Rafflesia. At least may push na nagawa doon sa may bandang baba. Tol, ano to? Katulad ba ito ng game 2? Parang comeback eh. Nakita mo yung full commit ng Execration. They know na may magdedepensa sa Lord. They know na may magpapakitang isa dyan. Could the Ben sana na narin si Rafflesia yun? Para may TP, pero hindi. Hindi pa rin siya dito, kaso na Jebeto sila! Chakno, mga kakaibigan! Beautiful Fatal Links allows for the double kill dito ni Hate! Man! Chakno is real! Aura PH! Crucial clutch play from Chakno and Hate! Getting 3 heroes! Pangatlong consecutive deaths for Aura PH with a snap. Execration nakabawi kagad. 1k na yung kalamangan ng Execration. The hype is real. Look at the Gillette instant replay. Nag-arrow, tinamaan, na bait. Lumapit na Jebetus. Oo, Tol. Real talk. Ganda sumagot ni Chakno doon, Tol. Tiniktok. Oo. Tiniktok yung ano eh. Oray, paglapit. Sabi ni Chakno, never stress eh. My heart went. Oops! Fatal Links from Chakno. And with this, like what we've said, Shinbu, kapag na-land yung ultimate combo na gustong gawin ng Execration, dangerous talaga for Aura PH. Wala silang natural tank in the lineup.
Fighters to. Yeah. Fighters, Tams, and Xborg. Yes, yeah. Siguro magpunatang Xborg. Fighting ano eh, Fighting Dreamers. Fighting Dreamers eh. Fighting Dreamers eh. Mga ninja eh. Mga ninja, papi eh. Grabe ito. Init ng laban, guys. Pa 15 minute mark na tayo. Actually, pag inano mo yung items yan, sure na sa 5 to 6 item na yan. Worth na hunting. Nagpakunat na lang sa gitna dito. Ang daming siya pa rin iba ganyan. May kunat niya talaga pa rin gawin niya. Nakapwesto naman si Chakno doon. Penny cutie. Initiate ngayon. Nakispatan lang siya ng arrow ni Greed. Hindi nila makita si Benny Cutie. They want to know where Benny Cutie is bago sila lumaban. Alam ng Aura PH na potential bait yon. And this time, nagpakita na si Benny Cutie sa bottom lane. So Aura now defending this. Nice mountain shocker para kay JP. So, okay. Merong unting segundo ang execution. They know. It's really true talent. Ben! Oo eh! Tutukan kayo ni Daddy! Ano kayo ni Daddy? Sabi ni Hate! Hate talaga! Yes! And now, they're putting on the... Oh! Hindi nila nakita! What? Ang kakarapat na back! Ladies and gentlemen! At nakita mo si Back! What's up? Dito si Back! And that's it, ladies and gentlemen! Hate is gonna be shot down! The massive play coming in from Raplish! Ang pinakamagulang! Na player sa ML, woo sa MPL, WooML, set up by Raplicia, dead timers are too much, hindi yun in-expect ng execution, awat ang bura, at neto nakuha pa, yung Lord against Aura. Pinag-uusapan natin si Hate, at si Hate yung tinarget, sabi nila, boom, pala gasolina, sinutin nila si Hate. Nadali na Twitter walk. Twitter mo, cancel future. Ay, nakakatawa. Mabubuhay si Benny Cutie din si Eto Max, pero kulang na. And